What's up mga katuboy? Palamahan! So, ngayon po ang ating pag-uusapan mga katae. Isang magandang hapon po. Ito po ang inyong lungkod, Donalistor. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay, ano ang nararamdaman? Ano ang naging pakiramdam po? Sa aking kauna-unahan na masasabing viral, nakabiral tayo po na first time po yung ating mansion. Part 1 and 2. Pero mas viral yung part 1 kasi almost na kalahating milyon na. At ang revenue pala ng halos kalahating milyon ay more or less than 30,000. What? Diba? Pero wala pa rin po nabawas-bawas, diba ha? Diba? At least, diba? Nabalik ko sa inyo, ano ha? Pero, kaakibat po ng viral na yan ay nandiyan pong ikaw ay nandiyan ang mga basher. Nandiyan ikaw ay kukusyain. Nandiyan ikaw ay mamaliisin. Nandiyan ikaw ay dudustahin. Napakarami po ninyong kung ikaw ay mahina-hina ay talagang medyo mapipikong ka. May mga viewers na nanood na talaga at malalaman mo namang nanood kasi mga comment nila, ang mga tanong nila ay nandiyan sa bandang hulihan eh. Ano po ha? Pero may mga nagtatanong na magkano ba ang entrance? Magkano ba entrance? Nandiyan na nga, mag-aaral daw muna ng mag-vlog. Malikot daw ang camera sa part 1, mas malikot sa part 2. Pangit ang phone. Ang dami ko daw image. Walang masabi daw yung nagsasalita. Wala akong masabi kundi grabe. Patahimikin ko daw yung mga katabi ko, yung mga kasama ko, pati yung nagdadrive ng Naku po, grabe, ha? Saan daw parte ito? Sa Rizal? Sabi ko lang ba nga sa title? Sa Pilipinas daw ba ito? Grabe, ha? Nung una po, sabi ko, okay lang yan. Mas maganda nga yung yung may basher, ha? At tinuruan ko pa nga po yung mga kasama ko sa aking grupo, ha? Doon po yung kapak. Mega love shoutout kapak, ha? Yan sabi ko, ha? Para nga mabuhay, ha? I-bash nyo ako sa sarili kong video. I-bash nyo ako kasi yung iba. Ang dami ng babas. Sabi ko, tapos tumataas ang ang views. Sabi ko, i-bash nyo ako, dali. Bash nyo ako. So, ipinas na ako. Siyempre, alam mo naman na yung ibang bash, alam mo na nag-gimmick lang eh. Pero yung iba, siguro yung iba nadala na rin sa nakita na may nambabas o nambabas na rin. O yung iba naman talaga, may nakikitang hindi maganda doon sa aking ginawa. Ano ha? Totoo naman po, ha? Kaya lang, paano ko ipapaliwanag na yung pong video na yan ay kaya mabilis at kaya malikot ay inedit ko sa Kindmaster nang naka-forward. Kasi kung hindi aabuti ng 25 minutes, so kinakailangan ko siyang paitiin. So, pinorward ko ng konti. So, yung boses medyo bumilis ng konti. Siyempre, pero hindi siya ng chipmunk. Kasi nilagay ko yung settings doon sa regular na voice. Pero syempre yung galawan, medyo bumilis ng konti. At saka ipinaliwanag ko naman, ako po ay nasa likuran ng sasakyan. Ang kuha ko po ay nanggagaling sa likuran. Ako po ay umaandar. Hindi naman ako pambihirang ang buhay ko. kinakailangan ko pa bang ipaliwanag yun, ha? May nagsasabi na magkano daw ang entrance. Sa umpisa pa lang, nandun na 150 po ang entrance. Makatanong lang ba? Mag-aral daw muna ako ng pabablog. Hello? Sigurado ba kayong vlogger ako? Ngayon kung vlogger. Kung vlogger ako, ako lang ba ang ganito? Ako lang ba ang ganon? O naunahan ng mga nabasa ninyo na bash o yung mga negative, kaya nagsigaya na rin kayo. Ano ha? Malikot daw yung aking kamay. Paano ko nang hindi lilikot ay umaandar? Ha? Wala naman akong stabilizer. Hindi naman ako professional na talagang vlogger na talagang yung magaganda. Diba? So, pangit daw ang phone ko. Pasensya na kung naka-iPhone lang ako.
sabi kundi, grabe, ang ganda, grabe, ang ganda. Hello? Alam ko sabihin kong ang pangit. Maganda naman talaga. Pero kung kilala po ninyo ako, doon sa mga nambabas, kung kilala niyo po ako, panoorin po niyo yung mga unang video ko. Pag sinabi kong pangit ang restaurant, pag sinabi kong hindi masarap ang pagkain, talaga pong sinasabi kong hindi masarap. Ang sabi niya sa akin, ako, bakit ganyan? Baka mamaya, mabas ka dyan. Sabi ko, ano gagawin ko? Hindi talaga masarap ang pagkain eh. So kung hindi masarap ang pagkain, yung iba kasi sasabihin, dito po pumunta po kayo dito sa Tagaytay, the best food, etc. Ganyan, ang sarap po ng pagkain, ha? Sa inyo, ay sa akin. O, diba? Kaya pag sinabi nga, pop or flop, ang flop talaga, flop talaga. Nasaan mo kung flop talaga, ha? Wala daw kong masabi, kundi, yun na, yung, grabe, ha? Ang ganda-ganda daw. Paano ba? Ang gagawin ko, isang maganda. Saan parte daw ng ito sa Rizal? Nakalagay na nga sa daming. Tanay na nga, nakalagay na nga, tanay Rizal. May nagtatanong pa, sa Pilipinas ba ito? Hello, Mancho na era. Nahira naman, sabagay, pwede naman siya magkaroon ng Mancho sa Amerika, sa Canada, oh. Pero hello, itang-itang mo naman. Pero obvious po, na talaga pong pinanood nila. Kasi yung iba kasing comment ay makukuha mo eh, kasi bandang huli na rin. Alam mo naman yung ini-skip-skip eh. Nahilo daw sila, nahilo daw sila. Pero nakarating sila sa part 2. Sabi ko, may part 2 po kasi yan, ha? Panoorin po niyo yung part 2, yung museum naman. Aba? Ha? At yun daw part 1, nahilo sila. Sa pagdating daw ng part 2, ha? Halos magsuka na daw sa hilo. Nakukuha ko sa inyo, panoorin niyo. Tapos sabihin niyo kung talagang nakakahilo. Ngayon, pag talaga nakakahilo, at least napanood niyo, ano ha? At mga kapatid, totoo po na may kita sa YT. Ang kinita po nung less than half a million na yun ay less than 30,000. May minus pa yun, ha? May minus pa po yun, ha? Kaya nakakatuwa po kapag ka po ikaw talaga ay naka-viral. Nakakatuwa po, ano po ha? At asahan po ninyo na mga sa susunod po nating vlog ay gagawa po ulit tayo ng mga ganong kapakipakinabang at mga kahilo-hilo na mga vlog. So hanggang dito na lang po mga kapalida. Try po ninyong panoorin at mag-comment po kayo kung talaga pong nakakahilo ang Mancho ni Era part 1 and 2. Kasi yung iba, napapansin ko, kapag kasikat na vlogger, kahit pangit ang kanyang camera, ano ha, kahit pangit, kahit magalaw, ang sasabihin, uy, thanks idol ha, sa pag-share, naku, at least, nakita ko rin yung lugar na yan, maraming salamat sa'yo. Dapat po gano'n na lang. Matuto kong mag-appreciate na lang, kasi po ikaw ay taga-ibang bansa at ngayon mo lang nakita ito, the way na ngayon ko rin lang naman nakita, sana magpasalamat ka na lang, pero ang sabi nga nila, wala kang magagawa. Kasi kung talagang sila ay napangitan at kung sila talaga ay hindi nagandahan pero pinanood nila dahil interesado sila, wala kang magagawa. So, wala rin silang magagawa kung ano ang ginawa ko. Ano ang ginawa ko? Lahat ng nanambas sa akin ay pinuntahan ko ang kanilang mga kanil. At nakita ko dun yung iba. Anong sasabihin na? Gandang-ganda ka, mahirap ka ba? Pag tingin ko dun sa kanila, ako, Diyos ko Lord, ha? Mga nagtatanim ng ganito, mga malulupa na ako, ha? Excuse me po, pero ibig sabihin, di ba? Para pulaan ako ng ganun, para mag-comment na ganun, ganun ang tinignan ko yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga channel. Naku, ako po ay nagtatanim dito ng sili, ha? Pasensya na po kayo. Naku, nalaglag po ang buong po. Pagkita mo, kumakapula ka sa akin samantala niya. Di ba? So, huwag naman ganun, ha? Matuto po tayo mag-appreciate na lang. Makikita niyo naman yung ibang comment na nando doon na nagpapasalamat na lang, nagaganito, kumbaga parang natutuwa doon sa information na nalaman. At least diba ganun, ha? Yung iba sasabihin, huy, dito ano, dad, ito yung bahay ni Don Facundo. Ito yung pinagsushootingan ng batang Quiapo. Dito yung, si Tess Tomas. Ito yung kainan nila, ayan yung ano nila. Yung iba nare-recognize po at nagpapasalamat na. Ay, dito pala ginaganap yung batang Quiapo. Ay, dito pala sinushoot yung rancho ni Don Tiburcio. Ay, pakundo pala ni Don Ariston. So, may mga ganun nagpapasalamat. Yung iba naman nag-i-inform na tawag dito, matagal na sila dyan. Hindi po yan nakuha sa ano, hindi po yan nakuha sa korupsyon. Yan po ay 1962 pa, yan po ay nabili nila.
So, yung mga ganung information na 2 pesos per square meter, etcetera, etcetera, yung iba sasabihin na lahat yan galing sa nakaw, etcetera, ha? Yung iba, makikita mo na nagtatalo-talo sila na hindi yung galing sa nakaw. Mayaman na talaga yung mga yan at nabili nila yan. Wala pa sila, hindi pa sila artista. O diba? Yung mga ganun ha. At yun nga, yung iba nare-recognize na dito ginanap yung yung meron pang isa, yung kay Mga Salvador at saka yung mga ibang mga pelikula. Dito ginanap yun, ganyan-ganyan. At syempre, lalong-lalo na doon sa Batang Quiapo. Nakikita nila na ito yung bahay ni Don Pakundo, etc., etc. Ito yung rancho, ito yung inuman, ito yung ganito, ito yung ganyan. So, napakaganda po. Maganda po talaga yung lugar. Ano po ha? Maganda po yung lugar. Napakamura ng entrance, etc., etc. So, maraming salamat po doon sa mga hindi basher. Pero, maraming salamat pa rin po sa mga basher. Dahil nga, dahil doon sa mga bus na yun sa akin, akala nila makakaligtas sila sa akin. Yun nga, nirestbackan ko sila doon sa kanilang mga channel. At para maramdaman nila kung paano ang pakiramdam ng binabas. Well, hindi binabas, kundi ini-small ko talaga. Pag nakita ko na, katulad ng isa doon, kumakain, ha? Well, okay naman ang ulam niya, okay naman ang ano niya, okay naman. Pero ang kanyang budget lang ay 200. Ibig ko sabihin, pasensya na po, ha? Kaya lang ang sabi ko, matuto ka ngayong, maramdaman mo kung paano ang pambabas mo na ginawa mo sa akin, ha? So, ayun, ganun lang po. Pasensya na po, alam ko pong mali ang pumatol sa basher. Pero, dahil sa basher, nagka-content ako. At more bash! More basher to come! Para kumbaga, magkirahan tayo. Ganun lang po. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa nakapanood po lahat. Maraming salamat din po sa basher. Maraming salamat din po sa mga suporta. Sabi nga nila, papuri man yan o hindi papuri, yan po ay nagdudulot ng revenue sa may-ari ng channel. So maraming